Napakarami nagtatanong sa akin tungkol sa Flynas Airlines na ito. Actually, hindi ko rin ito kilala kaya nag-research ako. At nalaman ko na isa pala itong airlines company na nakabase sa Saudi. Napakarami kasing OFW ang namomroblema sa pagre-register sa e-travel kapag ito ang airlines. So, eto guys, susolusyonan natin ang problema nyo. At para magawa ko ito ay gumawa ulit ako ng actual registration sa e-travel para maipakita at maipaliwanag ko sa inyo. Wala kasi talagang lumalabas na Flynas Airlines sa e-travel registration, kaya ito na lang guys ang gagawin nyo. E-travel departure card pabalik sa ibang bansa ang ituturo ko sa inyo. Sa mga nagtatanong pala kung required pa daw ba mag-register sa e-travel departure card kapag pabalik sa ibang bansa. Ang sagot guys ay yes, required pa rin mag-register sa e-travel departure card kapag pabalik kayo sa ibang bansa. Mapabata man, matanda, OFW or tourist. Dahil guys, may latest advisory ang Bureau of Immigration tungkol dito. Lahat ng Philippine passport holder, mapabata man o matanda, ay required mag-register sa e-travel. Pero exempted dito ang mga foreign passport holder at yung mga foreigner. So para makapag-register kayo sa e-travel departure card ay kailangan nyo pumunta sa e-travel website na etravel.gov.ph. Paalala ko ulit guys na ang e-travel registration ay 100% free. Wala itong bayad. Napakarami kasi nagko-comment na hinihingan daw sila ng bayad. Nagko-comment sila sa tutorial kung saan ko ito laging nababanggit. So halata na hindi sila nanonood ng tutorial. So para hindi na kayo ma-scam or para hindi na kayo mapunta sa maling link, ilalagay ko na yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. After nyo mapasok yung website ay ito yung lalabas. Dati pa din naman. So pipiliin nyo yung Philippine Passport Holder. Travel type, departure, dahil e-travel departure card ang i-register natin pabalik sa ibang bansa. Transportation type, air. Then ilalagay nyo na ang inyong date of departure, yung date kung kailan yung flight nyo pabalik sa ibang bansa. Then ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address. I-click nyo ang small na box and click yes I agree and click continue. Sa mga hindi pala guys nakakapag-proceed, subukan nyo gumamit ng ibang email address dahil pwede naman yun. O kaya naman ay gumamit kayo ng ibang cellphone or mobile. Dahil guys, napakarami na naka-experience nito at ganun lang ang ginawa nila at nakakuha naman sila ng kanilang e-travel arrival card or e-travel departure card QR code. Then lalabas ito, e-travel step 1. Ilalagay nyo na inyong pangalan, passport number, kasarian, date of birth, citizenship at country of birth. Then ilalagay nyo na ngayon ang inyong occupation or ang inyong trabaho. Diyan naman sa occupation guys, dahil nga wala na yung others, ay pwede nyong ilagay kahit ano related sa trabaho nyo. Wala naman din yung problema guys, dahil magtatanong naman ang immigration tungkol dyan. And after that, ilalagay nyo na ngayon ang inyong mobile number, Philippine number man or number nyo sa abroad. And after that, click next. Then lalabas itong e-travel step 2, ang inyong permanent country of residence. Country, Philippines. Province, municipality, barangay, at ang inyong zone number, house number, o kaya naman ay street number. At dyan naman sa address line 2 ay pwede naman yan iwan ng naka-blank. Pero kung permanent residency kayo sa ibang bansa or dual citizen, ay pwede naman lagyan dyan. And after that, click next. Then lalabas ito ang inyong e-travel step 3. Date of departure, nakalagay na yan guys dahil nilagay nyo na yan kanina. Country of destination, yung bansa kung saan kayo pupunta. Destination address guys, kung tourist, ilalagay nyo yung address ng inyong hotel. At kung OFW naman, ay ilalagay nyo yung address na tinutuluyan nyo sa ibang bansa. Are you an OFW? Click yes kung isa ka OFW at click no naman kung hindi. OFW classification kung land-based or sea-based. Sea-based kung isa kang seaman. At dyan naman sa purpose of travel, ilalagay nyo kung ano yung purpose of travel nyo, like tourist, kung isa kayong tourist visa or isa kayong turista na pupunta sa ibang bansa. At working naman or employment kapag isa kayong OFW. Dyan naman sa travel type ay aircraft, passenger ang ilalagay nyo. At nandito na tayo guys sa main topic sa name of airlines. Hinanap ko talaga yung Flynas pero wala talaga guys sa pagpipilian. So, ang gawin nyo lang guys, i-scroll nyo yung pagpipilian dyan at makikita nyo yung private. At yan na lang guys, ang piliin nyo. At dyan naman sa flight number, ilagay nyo lang yung 4 na 0 or 5 na 0 at okay lang yan. Then, ilalagay nyo na ngayon ang inyong airport of departure.
For example, magagaling kayo sa NAIA, sa Clark, or sa Mactan, Cebu. Hindi kasama ang local flight dito. At dyan naman sa seat number ay iwanan nyo lang yang naka-blank and after that, click next. At eto na guys, agad ang lumabas, ang inyong summary. So, i-review nyo lang guys ang mga information nyo at kapag wala namang problema, ay i-click nyo yang submit. Sa mga nagtatanong naman kung kailangan pa daw ba ng PCR test kapag pabalik sa ibang bansa na mga unvaccinated, ay hindi na ito required. Pati guys, sa pauwi sa Pilipinas ay hindi na rin required ang PCR test kahit pa ano ang vaccination status nyo. After nyo ma-review at na-click yung submit sa baba, ay ito yung lalabas. Congratulations! At lalabas na itong e-travel departure card QR code nyo. Kailangan nyo lang ito guys i-screenshot. Actually, hindi naman na ito hinahanap sa immigration dahil nakikita na nila sa system na nakapag-register ka na. Pero minsan ay hinahanap pa rin ito kaya kailangan nyo ng screenshot ng inyong e-travel departure card. At para sa mga kumpletong requirements pabalik sa ibang bansa ay idudugtong ko na lang din sa video na ito. At pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa. So far guys ay wala pa namang pinagbago ang mga requirements pabalik sa ibang bansa. Pero kapag ipinatupad na ang OFW pass ay ito na yung ipapalit sa OEC na ginagamit natin as exit clearance para sa mga documented OFW. So ito na ang mga requirements or kailangan nyo dalhin ng mga dokumento pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card. Yes guys, required pa rin na mag-register sa e-travel departure card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa 3 days before ng flight nyo. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo pabalik sa ibang bansa. Number 2, ang inyong OEC or ang inyong OEC exemption. So gaya nga ng sabi ko guys, huwag nyo munang masyadong isipin ang OFW pass. Dahil allowed pa din naman gamitin ang OEC exemption as exit clearance kapag pabalik tayo sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 3, ang inyong passport. Number 4, ang inyong ticket. Number 5, ang inyong visa. Kapag nandito kayo guys sa United Arab Emirates at wala nang tatak na visa ang passport nyo, ay yung Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration dahil ang visa natin dito ay nasa Emirates ID na natin. Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, hindi hinahanap ang OWA membership sa immigration. Pero lagi kong sinasuggest na dapat lagi tayong active member ng OWA. Proteksyon natin ito habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. At just in case may mangyari sa atin, at least ay secure ang pamilya natin sa Pilipinas. Pero sa mga OFW na namimiloso po pa na bakit daw kukuha ng OWA membership, hindi naman ito hinahanap sa immigration at makakabalik ka naman kahit wala ito. Kayo ang bahala guys kung ayaw nyong kumuha ng inyong OWA membership. Pero hindi ako magsasawa na magpaalala sa mga OFW na dapat ay lagi tayong active member ng OWA. Pwede naman kayo magbayad at mag-renew nito sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!